pero kung makakatulad lamang, sabi nga ng Kristo, may paglalaban ko. Sigurado ko yun. May paglalaban ko. Kaya lamang, dahil isip tao nga, at parehas na marupok at mahina, hindi pwede. Sa experiment man, kung hindi marunong yung nag-experiment, hindi niya makukuha yung conclusion. The correct answer, hindi niya makukuha ang solution. Tama po ba? Eh, ganun din po, kahit ako'y kumuha ng dalawa dito. Kung hindi niya maramdaman ang nararamdaman ko at di niya gawing katotohanan ang pakikipagtotohanan, sasabihin lang niya, oh, bakit hindi nangyari? Subalit, wika ng Ama, kung nababatid lang ng tao ang aking gagawin at magagawa, lalabanan ang bukas nila. Sapagkat maraming nagaganap. Lakad ng lakad yung mahirap. Aircon ng aircon yung mayaman. Bakit yung mahirap nakakatawa? Yung mayaman nakakasibangot. Sapagkat nilagyan ng kapayapaan ng Amang isang mahirap na kontento sa buhay at yung mayaman na hindi nakukontento at maraming problema, hindi magawang mapayapa. Ganun ang Amang kumilos. Kung ano kalalagayan mo at nasumpungan mo siya, doon kanya pinasisiya. Doon kanya binibigyan kapayapaan. Kaya katakataka kumisan, eh ba't eh kakahirap lang, masaya sila. Sapagkat yung mga ako'y kilala sa Ama. Ngunit may mahirap na hindi napapatag, balisa. Gawa ng makakabuhay sa kanila hanggang sa namatay sila. Bakit? Sapagkat di nila alam ang kung sinong dapat nilang masumpungan. Subalit kung lahat ay sama. Kaya nga sinabi, ginawa kitang mahirap para payamanin ko sa aking pananampalataya. Sa iyong pananampalataya. Kaya't kung lahat ay tatapang sa pananalig pananampalataya at yayaman sa kalwalatian ng Ama, kakanting ang bawat araw nila. Buhay ba ang Ama? Subalit, ang sinisigurado sa inyo, kapag nagdilim, hindi lahat ay uulan. Kapag nagdilim, nagpondo, sigurado uulan. Sigurado sa sisalita mong tao yan. Ngunit paano kung hinawi ng Ama at nagliwanag, hindi uulan? Hindi talo ka. Patotoo lamang, ang salita mong tao ay di mapapatupad. Ngunit ang gagawin niya, hindi mo mababatid. Kaya mapapaya ka. Ay, isilong mo eka palay, uulan eka ekyang pondo. Eh, pinagliwanag niya. Di nahirapan. Pagkatapos, yung mga inutusan, ibalik niyo eka, ibalik niyo eka. De, siyempre magagalit, pinapagod mo. O, iba nga ma, ganun ang tao. Ano ibig sabihin? Ang salita ng tao hindi mapagtitiwalaan. Ngunit ang salita ng Ama, kung tapat ka totoo, maniwala ka. Kung di ka man naniniwala kay Kunching, sa salitang banal sa libro, banal na salita ay maniwala ka. At kung totoo ka at naniniwala, sigurado magaganap sa iyo ang nakatala. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Sapagkat, paano makapagluluwal ang mga ginagamit kung walang idaratan? At paano magaganap sa mga pinangusapan kung di tumanggap? Aba, papuntahin man kita sa isang bukid at sabihin kong kunin mo yung palay doon, nakakulang. Ngunit di ka pumunta, makukuha mo ba? Paki, sa inyo na lang, kayo yata'y nainitan eh. Kayo na lang magpalamig. Tao, kailangan nyo yan. Artificial. Kaya sa kakabombit ng katawan ninyo ng lamig, pag hindi nadurog dahil may lamig na kayo sa loob,
sabi niyo may sakit kayo. Dahil dinadurog ang hangin na pumasok na iba. Artificial. Ngunit tanggapin niyo ang hangin pumapasok na mula sa inyong kataas-taasang ama. Wala kayong magiging diferensya. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam, tandaan ninyo, hindi ngayon lingkod kayo ay lagi kayong malusog, lagi kayong malakas, lagi kayong mapera, masalapi baga, lagi kayong maganda, lagi kayong masaya. Kung dumaratal sa inyo manakanaka ang kung anumang kataliwasayan on, huwag naman kayong magalit. Kung tapat pa rin kayo, usad pa rin kayong hakbang. Hanggang sa di nyo namamalayan ang hantungan at hangganan ay inabot nyo tinapit. Sapagkat, kayo'y tapat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. O sino ngayon ang humina ang espiritu? Si Constancia o kayo? Tao, magnilay kayo. Kung nais kong lumakas, mapalalakas ko, ngunit di ko palalakasin sa humihina sa akin. Kailan pa man. Kaya huwag kayo magtaka. Subalit, baka tandaan sa tapat na totoo, walang hihina espirito. Mahal na mahal ko kayo. Suriin nyo kasalanan nyo. Wika ng ama. Huwag kayong mga tuwir at magdahilan bilang kayo'y tao. Kung dumarata lang unang pag-uugali nyo at sumisikal sa pagkatao nyo, aminin nyo. Ngunit huwag nyong itatwa sapagkat hindi malilihim kailanpaman. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenehanam, mas mainam pa ang nagsasabi ng tapat kaysa manlilin lang na nilalang. Sa ama'y lumapit ka, tatanggapin kang ganap. Ngunit huwag mo sabihin, ama ako'y ganap. Sapagkat siyang hintayin mong magturan, ika'y anak ay marapat. Nekkaramenehanam! 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 Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Mga minamahal, pagharian kayong ganap. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Sa tuwing ay gunitain ang mabuti sa isipan upang wag abutan ng wakas ng buhay. Ang taglay ay puro kagulumihanan at pag-aalala. Takot sa buhay, kundi ang ama, tanggapin niyong totoo. Ipaparam niyang ganap dilim sa inyo. Nananaig o tao, sino nga ang magiging maalam kung ayaw niyang pag-alabin at mithiing mag-alam? Sino nga ang tatatag kung patuloy niyang pinanghihina ang kanyang kalooban? Sino nga ang lalaban kung bilang pagkatao lamang? Sino magtatagumpay sa kabanalan kung lahat ay ugaling pagkatao? Isip at damdamin ay isa lang ito. Wala. Paano nyo ngayon nasabi na matutupad magaganap ang pananala? Sa makatwid, mga minamahal, kaya't gayon ang nagaganap sa tao sa lupa,
patutuong sasalain ka na. Kaya, nais mo bang makaisa ka? Layon mo bang isa ka sa matimyas na matatawa? Halina, magnilay, magbulay, alalaumbaga. Batid nyo ang gawang tao at salita ng mundo. Batid nyo rin ang gawang espiritu at salita ng Ama. Kaya't kung may pagbubulay kayo at totoo kayo, naramdaman nyong wika ko. Sapagkat kayo'y mahal na mahal ko. Alalaumbaga, sinong magtuturang mahal na mahal ko kayo, kapwa nyo tao? Sinong tapat na nagmamahal sa kapwa tao niya? Oo, maaring mahalin kung pinakikinabangan. Ngunit kung hindi, sinong nagmamahal? Oo, kung nasisiyahan, maaring pahalagahan. Ngunit kung hindi, pasisiyahan baga ang kalooban ito'y pahalagahan? Oo, kapag may nakakamtan, tuwang-tuwa, paano kung wala? Tao, magnilay kayo. Sino ang mangungusap nito? Sino nga tao? Maging si Kunching bilang pagkatao'y di niya masasambit yaon, mga binigkas ko at babanggitin ko pa upang isambit at iulat ko. Daan mang makipot, ang maluwang na sasakyan ay hindi makapapasok. Ngunit ikaw na katawang manipis at makitid, kahit patagilid ika'y umusad. At tuwirang kung sasambitin, ika'y makasasadyan sa dakong kung saan ang hangganan na may maluwagan dibdib kung may galak mong tinanggap. Tao, talinghaga ko'y suriin nyo. Ngunit huwag ninyong ipanindim ang mga nagaganap sa buhay nyo. Kung tapat at totoo kayo, galak ninyong tatamasahin katighawat kahulagpusan. Maging ang inyong tagumpay, kung marapat nyong asahan, tatanggapin nyong ganap yan. Kung tapat sa kalooban, sisilayan ang katotohanan. Sapagkat kayo'y hindi ko nililinlang. Mula sa unang araw na makipagtotoo ko kay Constancia, pinaging dapat kong tapat ang tinuturan ko. Ngunit hindi lahat ng binigkas ko'y pagdakay, eto na't naganap na. Subalit, umusad ang taon, naganap ang mga tinuturan, at may magaganap pa sa mga tinuran. Alalaumbaga, maging ang isang taong namumuhay bilang mag-asawa, kung sa una'y hirap ng buhay nila't nagkatuwang na masaya, di bagat maligaya silang nagsasama? Habang tinatamas at nilalasap nilang hirap na pinagsaluhan nila, lalong tumatawa ang mga bibig nila. Dahil may pag-ibig. Yaw ng ibig kong ituran, kung ang pagtanggap nyo sa akin ay may pag-ibig. Ang mga dinaranas nyo ay katuwa-tuwa sa puso. Sapagkat batid nyo bilang katuwang na asawa, dahil sa pagmamahal, nagiging maligaya. O tao, hanggang sa kanilang pagsasamang maluwat, sa kanilang mga anak sila'y hirap na hirap. Subalit, nang dahil tapat silang nagmahalan, nakalaya rin sa takdang panahon iyan. Tao, magbulay kayo. Magnilay kayo. Puno man ang niyog na maluwat nagsibunga, habang ito ay buhay at mariwara na sariwa. Huwag lamang papasukin ang mga hanit, darata lang bunga at sisila'y lalaglan. Buwig-buwig at kaisara.
tao kung tapat ang inyong pananampalataya at pananalig. Dumaan man kayo sa sakit at hirap. Ngunit hindi niyo pinagkakaloob at pinagbabalitang sa akin kaloob. Ako pa rin ang sa inyo'y nanaig. Sisilay din ang liwanag. At kakantin niyo ang bunga ng tamis ng aking handa. Ginawa kong talinghaga ang aking pangungusap upang ganap akong magpakilala sa inyo. Sapagkat sinong taong may katalinuhang gayon, gano'n ka man katalino tao, kung di mo ngayong narinig, di mo napagnilayan. Ngunit pag-aralan mo kung paan naligkas, matatanto mo nakipagtipan ako sa mundo niyo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mga minamahal ko, ang may pandinigay na karinig, ang may matay na liwanag, ang matibay ang pananalig, uuwing may galak. Pagharian, kayong dalang. Yamang naibigkas mo na, Ama, ang marapat sa kanila, ikaw na rin ang magturat kung papaano anong dapat sa kanilang lahat. Tumalima lamang ako at sumunod sa iyo. At ang katauhang iyong ginamit ay nagpaalipin. Kaya't naganap ang aking nasa at ang iyong nasa sa kanila. Na may hayag mayulat ang iyong marapat na dika at nasa makamtan ng lahat. Kapag may kaibigan kayo na inaasahan yung tatawag sa inyo at hindi tumawag, kag-iisip kayo, bakit hindi siya tumawag? Bakit kaya anong dahilan? Nag-aalala kayo, ano kayang nangyari? Subalit, ang aking panawagan, patuloy kong ginagawa. Walang nag-aalala, bakit ako hindi tanggapin at tinanggap? Mahal na mahal ko kayo. At lahat ng hindi nasisilayan ng inyong mga mata, pawang nasilayan ko na, padatan pa lang. Kaya tao, ang may pandinig ay nakarinig sapagkat kayo aking iniipin. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay po bang Diyos? Kung paano kayo'y nagmimithi, nagmimithi rin ako. Nasa tuwi na ay, palakasin ang aking pananalig, ang aking pananampalataya, ang aking pag-asa ay patuloy buhayin. Kung paano kayo'y nagsusumamo, nagsusumamo rin ako. Ngunit, hindi lang po parehas ang ating pagsusumamo. Sinisigurado ko sa inyo. Magandang umaga po sa pahapon, mamaya. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Tayo na, mga mahal ko. Kayo po ba'y masaya? Parang hindi. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay at damhin siya. Kapag nasaktan ka, wikain mo ito. Ama, ako pala ay buhay na buhay pa. Ang nais ko'y maging maligaya. Kamtin ko nawa ito sa buhay ko. Aking Ama, ako'y tulungan mo. Maging masayahin, maging ako'y tao. Sa pandamang mula sa iyo, upang makilala kung ganap ang Espiritu. Espiritong mula sa iyo, o Ama ko, ang siyang kailangan ko, hindi na ang ibang Espiritu. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat,
pagharian kayong ganap ng Espiritu ng Ama, Anak. Humayo kayo, maigala. Tayo na po.